Nitong mga nakaraang araw, bumabanat si Sara Tambalustay. At alam nyo naman kaya siya bumabanat kasi nakikita natin talaga sa kanya yung paglustay sa pondo ng bayan. Pero ayaw niyang tanggapin yon, bagkos binabato niya sa iba. In particular, sinabihan niya si Speaker Martin Romualdez at saka si Congressman Ko, Saldi Ko, na sila daw po yung may hawak ng pondo ng Pilipinas. Pag kayo'y naniwala kay Sara Tambalustay, tanga talaga kayo. Kasi bakit? E paano yung Senado? Ang Kongreso ang nagsasaliksik, nag-check, nagpe-perform ng check and balance para po partikular sa pondo ng bayan. Isusumite ng ehekutibo ang budget proposal nito, tapos bubusisiin yan ng Kongreso na binubuo po ng House of Representatives at saka ng Senate of the Philippines. Tapos sasabihin ng Tambalustay na vice presidente natin ngayon, ang may hawak lamang ng pondo, si Speaker Martin Romualdez at saka si Congressman Elizalde Co, eh malaking panglilin lang po iyon at panluloko sa bayan. Huwag tayong maniniwala. Kaya in response dyan sa mga pasaring na yan, bagamat wala pong binabanggit na pangalan itong si Speaker Martin Romualdez, alam na natin kung sino yung kanyang tinutukoy. Panoorin po natin ang balita na ito, mga tol. Bumuwelta na si Speaker Martin Romualdez sa mga taong anya'y hipokrito at mahig daw mag-akusa kahit sila naman daw... Mga hipokrito kayo! Pero siyempre, katulad ni Pangulong Bongbong Marcos, eh napakamalumanay lang din naman itong si Speaker Martin Romualdez. Pero alam na natin kung sino-sino yung mga tinutukoy niyang ipokrito na yan. Unang-una dyan, si Sara Tambalustay. Napaka-ipokrito. Sasabihin na ibang tao ang lumulustay ng pondo ng bayan, pero siya mismo, ang daming mga red flags. Particular, yung 122 million pesos confidential funds that was spent for just 11 days. At saka yung pag-flag sa kanyang pamumuno bilang Department of Education Secretary. Eh magkano ba yung involved na pera doon? Daang-daang milyong piso? Bilyon pa nga ang pinag-uusapan? Yung pinababalik doon sa 122 million pesos confidential funds, mahigit sa 70 million pesos. Tapos merong ipinababalik na parang nakalagak sa isang dormant accounts na mahigit sa 200 million pesos. Merong na-plug ang COA na nagkakahalaga ng 12 billion pesos. O, tapos, ituturo niya sa iba. E pag ikaw nagtuturo, yung tatlong daliri pabalik sa'yo. Di ibig sabihin, ikaw yung talagang guilty. Tama lamang marahil yung sinambit dito sa balita nitong si Speaker Martin Romualdez. Tuloy po natin ang pakikinig dito. May kasalanan at hindi tama ang paggamit sa pondo ng bayan. Hindi maiwasang maiugnay ito kay Vice President Sara Duterte na kamakailan ay inakusahan si Romualdez na isa umano sa mga kumokontrol sa pambansang budget. Nasa frontline na balitang yan, Mario Enriquez. Sa pagsisimula ng plenary debate at interpellation para sa 6.3 trillion pesos na panukalang budget sa 2025, nagpasa rin si House Speaker Martin Romualdez sa mga kritikong mahilig daw mag-akusa. There are those who seek to undermine our work. Critics who speak of counter... Ngayon, panoorin natin ang buo, ang talumpati na yan, Speaker Martin Romualdez. Kasi makatotohanan talaga itong sinasabi niya rito. Meron po itong kabuuan na 5 minutes and 49 seconds. Simulan po natin ang talumpati na yan kahapon. Esteemed Deputy Speakers, Majority Leader, Minority Leader, distinguished guests, ladies and gentlemen, today we begin the plenary deliberations on House Bill 10800, the fiscal year 2025 General Appropriations Bill. This is more than just a budget or a financial document. It is the foundation upon which our nation's governance rests. It embodies our commitment to fiscal responsibility and the prudent use of our people's resources. As legislators, we are not only guardians of the nation's purse,
but also stewards of the people's trust. Yan ang trabaho ng Kongreso. Ha? Hindi totoo yung sinasabi ni Sara Tambalustay na hindi niya daw sasagutin yung mga katanungan ng mga kongresista kasi nasa sa mga kongresista na daw yun kung ano yung kanilang magiging desisyon. Pwede ba yun? May proposal ang opisina mo. Nangihingi ka ng 2 billion pesos na pondo. Tapos ganun-ganun lamang? Hindi ka pwedeng tanungin? And worse, yung mga pondong na ipagkatiwala na sa inyo sa nakalipas na panahon, hindi rin pwedeng tanungin ng Kongreso kung paano mo to ginasta. Tapos ikakatwiran mo, pinupolitika ka. Walang pamumulitika, sabi nga ni Mike Abe, kapag ka ang pondo ng bayan ang pinag-uusapan, karapatan ng lahat ng mga Pilipino na malaman kung paano ito ginagasta. At yan ang trabaho ng Kongreso. Alamin, busisiin kung paano ginagasta ang pondo ng bayan. Kaya wag mong ikatwiran na hindi ka sasagot dahil pinupolitika lamang ito. Mahiya ka naman sa balat mo. Vice Presidente Sara Duterte Tambalustay. O kaya yung bagay na bagay talaga sa iyo yung pagpapakalat mo ng salitang tambaluslos eh. Kasi lahat bumabalik sa iyo. No? Siya yung nagpakalat ng salitang tambaluslos mga tol eh. Hindi nga natin alam ang salita na yan. Pero dahil sa kanyang interes, sa kanyang pagnanais na maging pinuno marahil, ayun naman ang katotohanan dyan. Kunya-kunyari lang yan na hindi tatakbo sa pagka-presidente. Pero atat na atat yan mamuno sa bansa natin. Ngayon, kung hindi siya atat na mamuno, at kung talagang wala siyang interest na maging presidente, eh ngayon pa lamang magbitiw ka na sa panunungkulan mo bilang vice presidente. Huwag mo nang intayin yung impeachment. By the way, sa darating na September 25, magiging panauhin natin si dating Senador Antonio Trillanes. At itatanong natin yan. Kasi ako talaga, nanonood pala si Attorney Rene Bueno. Shoutout po sa inyo, Attorney Rene Bueno. Gamitin ko ulit yung video niyo maya-maya, Attorney Rene Bueno. Kung ako lang naging abogado katulad ni Attorney Rene Bueno, eh ako mangunguna. Oo, magpapail talaga ako ng impeachment complaint sa House of Representatives dyan kay Sara Duterte Tambalustay. Ang magiging grounds ko, eh betrayal of public trust. Bakit? Pinagkatiwalaan natin yan eh. Ano yung ipinagkatiwala natin? Eh sa pamamagitan pa rin yon, syempre ng pagbibigay ng pondo sa kanya ng Office of the President. Pera pa rin ang taong bayan ang pinag-uusapan. At paano ginasta yung 122 million pesos sa loob lamang ng 11 araw? Aba, dapat kapalipaliwala yun. Dapat na ipaliwanag ng maayos. Eh hindi nga maipaliwanag. O kaya hahanap tayo ngayon ng mga ebidensya kung ako'y abogado. Tapos, eventually, yon ang magiging grounds natin para isampa yung reklamo sa House of Representatives. Eh wala pa tayong nakikita na mga abogadong nagsasampa ngayon ng complaint. Ang mga kongresista, sinasabi nila, hindi sila interesado dyan. Eh sabi ni dating Senador Antonio Trillanes, pagka bago matapos ang sesyon ng Kongreso at hindi daw po mag-file ang mga kongresista o kung sino man, eh siya daw po yung mag-i-initiate ng action para sampahan ng impeachment complaint itong si Sara Tambalustay. Ano ang pangunahing rason? Mapanganib kasi mga tol. Bakit? Kasi sa hierarchy o sa law of succession, ika nga, ng namumuno sa atin, Vice Presidente ng Pilipinas ang papalit sa Pangulo ng Pilipinas. Eh wag naman mangyari, panalangin natin. Mahal natin si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung kaligtasan at seguridad niya, lagi po nating ipinapanalangin yan. Pero ayon kasi sa ating konstitusyon, merong apat na pagkakataon na ang Pangulo ng Pilipinas mapapalitan ng Vice Presidente by law of succession. Kapag ka, wag naman sana, unfortunately, pumanaw ang Pangulo, maging physically incapacitated ito, nag-resign, o kaya ma-impeach.
Alam nyo, yung impeachment sa Pangulo ng Pilipinas, I believe, malabong mangyari yun eh. Kahit ngayon, pinapaugong nila na maaari daw ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Pero salamat kay Attorney Rene Bueno kasi tinuruan niya tayo eh. O, gamitin natin yung video ni Attorney Rene Bueno ah. Kaugnay doon sa issue ng paglabag di umano daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating batas. O dito, bagamat hindi natin tatapusin, ipapakita ko lamang sa inyo at nakashare naman na ito sa ating community post. E dito, sinasabi reorganize ni Attorney Rene Bueno na walang per se paglabag si Pangulong Bongbong Marcos doon sa kanyang pag-attend sa isang surprise birthday celebration para sa kanya. Panoorin natin ang bahagya, pero I hope panoorin nyo ng buo sa ibang pagkakataon ha, pagkatapos marahil ng ating live. Ito pong vlog na ito ni Attorney Rene Bueno kasi matututo tayo dito. Buenos dias mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, mga kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, unang araw sa linggong ito. At ang ating oras ay menos 15 para alas 5. Ngayon po ay September 16, 2024. Medyo napaaga ang ating vlog ngayong araw na to. At sandali lang to, sapagat ako hindi mapakali. Dahil kagabi ay marami ko nabasang napakinggan mga vlog articles sa YouTube at sa other social media. Oh, ituloy nyo ang panonood mamaya. Ang punto lang dyan ni Attorney Rene Bueno, puntahan nga natin yung mismong community post niya para mas malinaw. O, ito. Sabi niya dito, attending a sponsored event such as a dinner and concert without the celebrant's knowledge or consent does not typically constitute a gift. Ibig sabihin, walang paglabag sa batas si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi may mga magagaling na abogado na ayaw kay Pangulong Bongbong Marcos at kanila pong binubuo sa isipan ng publiko na lumabag daw po si Pangulong Bongbong Marcos sa ating konstitusyon, sa provision ng isang presidential decree, sa Republic Act 3019 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero I believe yung presidential decree na yon ay hindi na yon gumagana pa sa kasalukuyan. Kasi naniniwala ako na ang katumbas ng presidential decree na yon ay yung Republic Act 6713 na, the Code of Conduct and Ethical Standards for Government Employees and Public Officials. Kung mali ako, i-correct na lamang ako ng mga nakakaalam tungkol po sa usaping legal na yan. Pero sa paniniwala ko, at katulad ng paniniwala nitong si Attorney Rene Bueno, walang paglabag sa batas na ginawa si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, balik tayo doon sa sinambit natin kanina na mapanganib kung si Sara Duterte ang maaaring maging presidente. Kasi bakit? Tingnan nyo naman, basta na lamang nanununtok ng sheriff. Tingnan nyo naman yung kanyang behavior sa House of Representatives. Pinagdududuro ang mga kongresista. Hindi pa pwedeng tanungin. Mahirap pong maging pangulo ang ganung uri ng tao. Dapat ang pangulo ng Pilipinas, mapagpasensya, mapagkumbaba, merong respeto sa kapwa, higit sa lahat may tunay na pagmamahal para sa bansa at sa sambayan ng Pilipino. Eh si Sara Duterte, isang ehemplo ito na walang pagmamahal sa bansa eh. Biruin mo, inaapi tayo ng China. Kailan natin siya napakinggan na ipinagtanggol niya ang bansa, ang mga kapwa natin Pilipino laban sa mga ginagawang hindi maganda, particular ng China Coast Guard? Never nating nadinig yan. Saka alam naman natin na ang isineserve na interest ng mga yan particular lang din sa kanilang mga kaalyado. Instead na manawagan ng pagsuko kay Apollo Quiboloy, ano pa ang sinabi? Ayun, tama yung salitang ginamit ni Attorney Rene Bueno, superseded na. Salamat po, Attorney Rene Bueno. Sana kung mag-aaral ako ng abogasya, maging professor ko kayo eh. Oh, tama yung salita na yon. Kaya mahirap talaga mga tol na
wag naman sanang mangyari. Wag mangyari. Kasi mayroon pa ngang hula before election eh. O before ng panunumpa ni Pangulong Bongbong Marcos. Balikan ko lamang ito. Sa kasaysayan kasi ng Pilipinas, lahat ng nanumpa kung saan nanumpa si Pangulong Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas, hindi nakatapos ng kanilang panunungkulan. At wag naman mangyari yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Sara Duterte ang maaaring pumalit. Anong mangyayari sa Pilipinas pag siya naging Pangulo ng Pilipinas? Baka lahat tayo pagsusuntukin, lalo ako. Kaya dapat may mag-file ng impeachment. At ang impeachment na yan, sana umakyat sa Senado. Makakuha ng 2/3 votes sa House of Representatives. Itinuro rin sa atin yan ni Attorney Rene Bueno. Ha? At pagdating sa House, sa Senate of the Philippines, makakuha ng guilty verdict. At correct niyo po ako kung mali yung pagkakaalam ko, ha. Pagka guilty verdict kasi sa impeachment, merong kasama itong perpetual absolute disqualification to hold public office. Kaya safe na safe na tayo. Hindi na siya pwedeng kumandidato pa sa pagkapangulo, even hindi na rin siya pwedeng maging mayor sa kanilang city dyan sa Davao. Hmm. Pero mangyayari lamang yon kapag may mag-file ng impeachment complaint. Eh wala pa ngayon. Kaya sana meron pong mag-file. Ngayon, kaugnay po nito pong pinag-uusapan natin balita, eh meron din vlog ulit si Attorney Rene Bueno dito. Pasensya na kayo, Attorney Rene Bueno, nagpakita kayo eh. Kaya gamitin ko yung inyo pong komento dito. Pinanood ko po ito kanina eh. Yan. Dito tayo. Buenas tardes, mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Pangalawang vlog ko to sa araw na ito. Kanina, madaling araw. At ngayon naman ay late afternoon. Wala sana tayong vlog ngayon kasi usually ay dalawang beses o tatlong beses tayo nag-publish ng ating blog article sa loob ng isang linggo. Pero ngayon ay medyo maganda kasi ito. May isi lang naman itong aking article. Ito ay tungkol sa opening ng pag-uumpisa ng marathon plenary debates dyan sa ating mababang kapulungan. No, kasi umpisa ngayon eh, ng marathon plenary debates on the proposed more than 6 trillion national budget for 2025. At bago magsimula itong plenary debates ay nagbigay ng statement or nag-address si Speaker of the House. Ito yun ha, mga tol ha. Ito yun. Pero mamaya natin panoorin ng buo yan. Tuloy muna natin. Si Martin Romualdez sa buong kapulungan at sinabi niya sa mga miyembro ng ating Kongreso that we cannot ignore the reality that there are those who are trying to undermine our work. Critics who are speaking of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. Wala siyang binanggit na pangalan, pero palagay ko, alam mo kung sino ang tinutukoy ng Speaker of the House. Alam namin yun, attorney. Ha? Panoorin nyo ng buo yung vlog na yan. Ano? Hindi natin ipe-play ng buo dito. Pinakita ko lamang at I hope panoorin nyo. Nakashare na rin ito sa ating community post. Ngayon, sino ba yung tinutukoy? Tama si Attorney Rene Bueno. Alam natin kung sino tinutukoy dito nitong si Speaker Martin Romualdez. At base sa ating pagkakaalam, and I believe you will agree, pangalanan natin, walang ibang tinutukoy dyan si Speaker Martin Romualdez kung hindi itong si Sara Tambalustay at saka mga supporters nito. Pero syempre, particular si Sara Duterte. Kasi siya yung laging tinatanong sa nakaraang budget hearing para sa Office of the Vice President. At ang kanyang naging litanya, sumikat nga yung Shiminet eh. Di ba? Pero hindi yon. Ang kanyang naging litanya ay, I forgo the opportunity to answer or to defend the budget of the Office of the Vice President through question
and answer. I hope tama yung pagkakaalala ko, something like that. You know? Paulit-ulit na sinasabi nitong si Sara Duterte ang ganon sa harapan ng mga kongresista. Hindi siya napwersa, except kay Congressman Abante. Nang tanungin ni Congressman Abante itong si Sara Duterte kung tama ba ang ginagawa nila sa Kongreso, eh sumagot naman itong si Sara Duterte na tama. Pero ganun pa man, hindi nila napasagot si Sara Duterte partikular sa mga katanungan na ibinabato nila, partikular sa mga pondong nagasta na ng kanyang opisina. Eh, hindi mawawala doon yung 122 million pesos confidential funds na nagasta sa loob lamang ng 11 araw. Eh, ayon kay Sara Duterte, pamumulitika daw ito. Tapos, in a separate occasion, nagpa-interview, scripted, itong si Duterte. At doon, ipinaliwanag niya. Eh, self-serving yung paliwanag na yun eh. Tapos, dinadamay pa tayo. Alam daw ng taong bayan ang kanyang pagkatao. Di namin alam. Pakialam namin sa'yo. Huwag mo kaming idamay, huwag mo kaming gawing testigo. Sabi ni Sara Duterte, testigo daw ang taong bayan. Naknang teteng na yan. Testigo kami sa paglustay ng 122 million pesos confidential fund sa loob lamang ng 11 araw. Doon kami testigo. Hindi doon sa sinasabi mong para buhatin ang iyong sarili. O, doon sa interview na yon, buhat na buhat ni Sara Duterte ang kanyang sarili. Tapos, gumawa pa ng TikTok video na aasar. Yung mga supporter naman itong si Sara Duterte, binabanatan din si Congresswoman Stella Kimbo. O, pinapalabas pa nila na napakaluho daw ng pamumuhay ni Congresswoman Stella Kimbo. Although, medyo nasegue tayo sa pinag-uusapan, pero isiningit ko na. Kasi kung pag-uusapan natin, ang mga Duterte, eh yung anak lamang ni Rodrigo Duterte na bunso eh. Saan kukuha yun ng pera? Para yung mga ine-enjoy niya ngayon, magawa niya. Siyempre sa magulang niya. Saan kumukuha ng pera yung mga magulang niya? Si Pulong Duterte, nung nakaraan, pinost ng ilang nating mga kasamahang content creator, nakasuot ng relo na nagkakahalaga ng 3 million pesos. Kaya lahat bumabalik sa kanila. Ngayon, balik tayo dito kay Sara Duterte. Tama ang sinasabi dito ni Speaker Martin Romualdez eh, although hindi siya pinangalanan eh. Ipokrito ang mga tao na ganito. Kaya panoorin natin muli ito pong talumpati ni Speaker Martin Romualdez. Every peso we allocate in this budget carries with it the sweat and sacrifice of millions of Filipinos. Totoo yan. And it is our duty to ensure lahat ng mga Pilipino, mahirap o mayaman, may bahagi tayo sa buwis ng bayan. At dapat lamang yung buwis ng bayan na yan ginagamit sa tama. Ngayon, ipagpalagay natin na ginagamit sa tama, pero kailangan tanungin yan. At trabaho yan ng ating kung mga kongresista. Tinuro din sa atin ni Attorney Rene Bueno yun eh. The power of the first. Diba? Ang Kongreso ang merong kapangyarihan para alamin, busisiin kung paano ginagasta ang pondo ng bayan. At bilang miyembro ng ehekutibo, ikalawa ka sa pinakamataas ang posisyon sa branch na ito. Eh, normal naman siguro na sumagot ka sa mga katanungan ng binigyan ng ating konstitusyon ng karapatan na magtanong. Pero ano ginawa mo? Hindi mo sinagot bagkos nagtututuro ka pa. Partikular itong si Speaker Martin Romualdez. Kaya mabait pa nga itong banat na ito ni Speaker eh. Hindi ka pa pinapangalanan eh. Sure that these resources are spent wisely, effectively, and with absolute accountability. Our budget policy, carefully crafted and thoroughly scrutinized, is designed to achieve fiscal discipline while addressing the urgent needs of our people. It reflects the aspirations of the nation and serves as a roadmap towards stability, progress, and shared prosperity. Ang bawat sentimo ng bayan ay sagrado at narito tayong upang tiyakin na ito ay nagagamit para sa tunay
na kapakanan ng sambayanan. However, we cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our work. Critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. Puna kayo ng puna sa iba. Tapos sarili mo mismo, gawain ninyo. Salamat po, Atty. Rene Bueno, yung oversight power ng ating Kongreso. Kaya dito, if you read between the lines sa mga pahayag na ito nitong si Speaker Martin Romualdez, dapat talaga magkaroon ng accountability lahat ng public officials. No exceptions. Even ang ating Pangulo. To be honest with you, mas magiging masaya ako kung magiging critical ang Kongreso kung paano ginagasta ng ating Pangulo ang pondo nito. Ganun pa man, hindi man naging ganon yung expectation natin sa Kongreso dahil nga in-afford sa kanya yung kortesiya na matagal nang ibinibigay pero hindi ibinigay kay Sara Duterte, kaya iyakan partikular si Marcoleta. Pero meron kasing kaunting difference . At least yung Office of the President show some respect sa ating Kongreso. Pinadala nila doon partikular si Executive Secretary Lucas Bersamin. At sumagot ito sa mga maikling katanungan ng mga kongresista. Itong si Sara Duterte, binoycott yung ikalawang hearing. Tapos igigiit nitong si Congressman Marcoleta na dapat i-afford din sa Office of the Vice President yung tradisyon na matagal nilang ino-observe dyan. Respect begets respect, ika nga. Magpakita ka ng kortesiya para pakitaan ka rin ng kortesiya ng kapwa mo. Hindi yung ginawa ni Sara Duterte. Tapos i-expect mo, Congressman Marcoleta, ibibigay na lang ng ganun-ganon yung budget na hinihingi ng Office of the Vice President. Balik tayo dito kay Speaker Martin Romualdez. Meron, hindi nagbabanta ito. Katungkulan nila yan. Alamin kung merong mali sa paggasta ng pondo ng bayan at kung merong lumabag sa mga regulasyon, gumawa ng illegal, dapat papanagutin. Sa parte ni Sara Duterte, siya ay merong parliamentary immunity. Being the second highest position, meron siya sa ating gobyerno. Hindi siya pwedeng sampahan ng kaso, di ba? Kaya ang way lamang talaga ay impeachment. And I am hoping na sana talaga mag-file ng impeachment kay Sara Duterte. To these individuals, I say, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such... Oy, Ireneo Biaca Jr., tatanungin kita. Sabi niya, tapsoy. Natamimi ka na sa 125 million pesos in 11 days? Narinig mo na paliwanag ng COA? O mukhang hindi ka nakikinig ng balita. Siya ang pinagpapaliwanag. Ngayon, tatanungin kita, Ireneo Biaca Jr., iboboto mo ba si Secretary Benhur Abalos? Sige na, pakisagot mo yung katanungan ko. Ipakita ko lang, singit natin to. Ireneo Biaca Jr., iboboto mo ba si Secretary Benhur Abalos? Pakisagot mo naman yung katanungan ko para malaman natin. Pagka hindi mo iboboto, okay lang naman sa akin. Pagka iboboto mo, di ayos tayong dalawa. Pakisagot mo, Ireneo. Balik tayo rito kay Speaker Martin Romualdez. Blatant disregard of public trust. Sagot, sabi ni Pido dito. Hindi maaaring magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Tama. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso. Ayaw sumagot, at walang makatakas sa pananagutan. Yan. Ang isang magiging pananagutan lamang dyan
o kaparaanan para magkaroon ng pananagutan, impeachment. Kasi hindi pwedeng sampahan ng kaso si Sara Duterte. Di ba? Kung merong technical malversation, alam niyo yung technical malversation, kung nandiyan pa si Attorney Rene Bueno, sana tama itong sasabihin ko. Ito yung sa madaling paliwanag na lamang, binigyan ka ng pondo para sa isang proyekto ng gobyerno, legal yon. Pero ang mali mo, yung pondo na ito para doon sa particular na proyekto, ginamit mo sa ibang proyekto. Hindi tatanungin kung ito ba ay maganda ang intention mo o mas makakatulong ito sa taong bayan. Ang mali doon, yung paggamit mo ng pondo na hindi nararapat sa proyekto na yon at yung pondong ginamit mo para dapat sa isang particular na proyekto, technical malversation yun. Hoy, Ireneo, sagot! Bakit ayaw mo na sumagot? Gusto mo pa rin ako mapanood? Ayaw sumagot eh. Nasaan na yun, ha? Tinatanong lang kita, Ireneo. Ikaw ba ay boboto kay Sekretary Benhur Abalos? Sagot! Yes or no lang. O, balik muna tayo kay Speaker Martin Romualdez. Yan, tayo. This House of Representatives has always stood by principles of transparency and accountability. Contrary to what some people may claim, we have worked tirelessly to ensure that every government agency's expenditure is examined with careful scrutiny and that every program funded by the people's money is aligned with the country's priorities. I commend each and every one of you, my esteemed colleagues, for your diligence and commitment to defending the public's coffers. Our priority is the Filipino people. Dapat ganun. Ha? At pag nagsabi ka ng priority mo, ang sambayan ng Pilipino, dapat nakikita ito hindi lamang sa salita, kung hindi sa gawa. Kahit sabihin nila na namumuliti ka itong gobyernong ito sa pamamagitan ng pagtulong sa tao, particular ang ayuda, nakikita pa rin naman natin na talagang nakakatulong. Ngayon, ibabalik natin sa kanila yung alegasyon nila. Puro ayuda daw ang gobyernong ito. Eh nakakalimutan yata ng mga tao na ito, ng mga kumikritisize sa gobyerno sa pamamagitan ng ayuda, na ang ayuda, in-institutionalize ito sa panahon ni Rodrigo Duterte. Hindi sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. In fact, nagsimula pa nga yan sa panahon pa ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, eh, particular yung four-piece. Diba, pangtawid para sa Filipino program? Ngayon, ipinagpapatuloy lamang ni Pangulo yung kung ano yung sinasabi sa batas. Ako, naniniwala ako na dapat ang mga Pilipino, turuan mo kung paano mabuhay. Sabi nga sa kasabihan, bigyan mo ng isda o turuan mong mangisda, alin ang mas makabubuti? Turuan mong mangisda. Pero, dapat alalahanin natin na hindi sa lahat ng pagkakataon, yung level ng pamumuhay po natin ay magkakaparehas. May mga Pilipino na talagang kinakailangan ng immediate assistance. Kinakailangan ng instant ayuda. Hindi natin dapat ipagkait sa kanila yon. Alam ng mga mahihirap nating mga kababayang Pilipino, sinasabi ko dito. Pero hindi rin naman ibig sabihin no, na habang buhay silang aasa sa gobyerno. Ang punto, kapag ka nangangailangan ng mga kapwa natin Pilipino, tulungan ng gobyerno. Pero wag ding maging dependent ang mga Pilipino at all times sa ating gobyerno. Doon mo makikita ang tunay na malasakit ng gobyerno sa tao eh. Kapag ka nakikita niya kailangan ng immediate assistance, pinagkakaloob ito. Nakikita natin yan sa gobyernong ito. Ang daming mga ayudang ipinamamahagi. Pero, ayuda lamang ba ang ipinamamahagi nila? Meron ding mga long term. Ang ating gobyerno nagbibigay ng subsidiya sa ating mga magsasaka. For example, hindi yon instant ayuda.
ang ating gobyerno para mas ma-motivate ang mga magsasaka, ipinagkaloob na sa kanila ang mga lupang sinasaka nila. Hindi yon instant ayuda. O long term yon na maaaring magbigay ng motivation doon sa tao para gawin niya kung paano niya mapapaunlad ng kanyang sarili kasama ang kanyang pamilya. E kayo, para lang makakriticize, lahat na lamang papansinin ninyo eh. Ang pinaka-worst na kritisismo ninyo ay comparison lagi. Ikukumpara nyo ang Pangulo ng Pilipinas sa dating Pangulo ng Pilipinas. Kung hindi nyo gawain ang magkumpara, sana hindi tayo nag-aaway-away ngayon eh. Sa totoo lang, welcome sa atin ang oposisyon. Binanatan partikular ni Congresswoman Prasco, Franz Castro rather, ang ating Pangulo about doon sa pag-attend ng surprise birthday celebration na yon. Hindi ko pinansin si Franz, si Castro doon. Kasi legitimo yung kanyang kritisismo. Legitimo yon. Hindi natin maiaalis sa kanya yon. Dahil totoo nga naman talaga, with due respect sa ating mga kapwa, PBBM supporter at loyalista, na talagang marami tayong mga kababayang Pilipino na mahihirap, na maaaring makaramdam ng sama ng loob kapag ka nakikita nila ang mga leader natin na nagpapakasarap. Valid na kritisismo yon. Pero on the other hand, tao lang din si Pangulong Bongbong Marcos. At huwag tayong maging ipokrito. Siya ay ipinanganak na merong gintong kutsara sa kanyang bibig. Yun ang kanyang naging buhay simula noon hanggang ngayon. Huwag natin alisin ang buhay na yon sa kanya. Huwag siyang maging ipokrito, ika nga, para ipakita sa harapan ng publiko na total, marami tayong mga mahihirap na kababayang Pilipino kaya dapat maging mahirap din ang buhay ng ating Pangulo. Katulad ng ipinapakita ni Rodrigo Duterte, kumakain kunyari ng mga mumurahing pagkain sa kanyang hapagkainan, nakashort, nakatira lamang sa isang pangkaraniwang bahay. Kaipokritohan yun. Alam naman natin na mayaman ang mga Duterte. Yung mga ganong kritisismo, welcome yon. Okay lang sa akin yon. Kasi in fact, si Pangulong Bongbong Marcos nga nagsasabi, hindi niya binibingi ang kanyang sarili sa mga kritisismo, sa mga basher, sa mga haters. Dahil ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, maaaring isa sa mga sinasabi niyan, totoo. And tingin ko, yung mga pangyayari na ito, lesson learned ulit sa ating Pangulo. Hindi perpekto si Pangulong Bongbong Marcos, pero mas nakikita ko sa kanya ang tunay na malasakit kung comparison ng pag-uusapan kumpara sa mga Duterte. Balik tayo dito sa pinag-uusapan natin. Ipokrito ang mga tao na pumupuna sa iba pero sila mismo ay gumagawa ng pagpuna na yon na ginagawa nila sa iba. Sasabihin mo, lumulustay ng pondo ang iba pero ikaw mismo lumulustay ka ng pondo. Eh dapat managot ka. And with that, sana madinig tayo ng mga mayroong kaalamang legal. Ano? Sana bago matapos ang taon na ito, magkaroon ng impeachment case kay Sara Duterte. Ngayon, mag-aalala tayo. Maraming mga kaalyado itong si Sara Duterte sa Senado. Kung ngayon magkakaroon ng impeachment case, maaaring magsimula ang trial by December or January, parang katulad nung nangyari noon kay Renato Corona at saka sa dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Wala tayong magagawa kung bumoto yung mga senador pabor kay Sara Duterte. At least na ma-impeach si Sara Duterte. At ako naniniwala ako na kung sakali man na, wag naman ha, mapawalang sala sa isang impeachment trial si Sara Duterte, hindi naman ibig sabihin nun, hindi na siya guilty sa harapan ng publiko. Ang mahalaga kasi sa atin, lalo sa akin, maisiwalat sa harapan ng publiko sa pamamagitan ng isang pampublikong paglilitis ang mga di umano'y ginawang
panglulustay sa pondo ng bayan ng Office of the President sa ilalim nitong si Sara Duterte Carpio. Yon ang pinakamahalaga sa akin. Bakit? Eh may mga naniniwala pa kay Sara Duterte. Sa darating na 2028, mayroon pa rin posibilidad na maging Pangulo ng Pilipinas ito. Sa ngayon, ang tanging maaaring malakas na makalaban niya, hindi si Speaker Martin Romualdez. Alam naman natin yan, tanggapin natin ang katotohanan na yan. Pero sana, sa pamamagitan ng pagsasama-sama natin, sa palagi natin pagsubaybay sa mga programang ginagawa ni Speaker Martin Romualdez, tumaas ang kanyang popularity. Pero we have to accept na sa ngayon, kung pag-uusapan ay ang paglalaban nila sa pagkapangulo, malabong manalo sa ngayon si Speaker Martin Romualdez. Eh ang tanging maaaring makalaban ni Sara Duterte, si Rapi Tulfo. Dalawa ang pagpipilian lamang natin kung sakasakali na winnable. Pero wag naman sana, no? Kung sakali talagang gano'n na lang ang choice, eh kay Rapi Tulfo na lang ako. Hindi sa sinusulong ko ang kandidatura niya. Pero mas mamarapating ko na lamang lesser evil kaysa doon sa alam natin na napaka-evil. Anyway, maraming salamat, Juliet, sa iyong super sticker. Ha? Maraming salamat po dyan sa inyong super sticker. At sa lahat po ng ating mga manunood, maraming maraming salamat. Bago tayo pansamantalang mag-iwahiwalay, sana mangyari ang isang impeachment case laban kay Sara Duterte Tambalustay. At sa lahat ng mga kapwa natin nagmamahal at sumusuporta sa ating Pangulo, doon lang tayo sa tama at dapat. Ito, humahaba ang buhok ko. Kapag ka may nakita talaga akong sapat para paputulan ko ito, ibig kong sabihin, gumawa ng hindi tama si Pangulo, papuputulan ko ito. Hindi po ako bulag followers. Ha? Hindi po ako bulag na follower. Pero sa ngayon kasi, wala naman akong makitang malaking pagkakamali ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga pagkukulang, hindi mawawala yun. Walang perpektong gobyerno eh. May mga pagkukulang. Pero alam ng Pangulo ng Pilipinas ngayon, sa katauhan ni Pangulo, na yung mga pagkukulang na yan, sinusubukan nilang punan.